Hello, welcome back po dito sa presentation natin. So ito po is continuation po dun sa first na topic natin about sa regular student visa or regular application student visa. So ngayon po, ang topic naman natin is about sa pay later program. So kung hindi nyo po, napanood yung first na video, panoorin nyo po muna para maintindihan nyo po itong kasunod. Okay? So sa mga hindi po kaya yung expenses sa regular application, which is aabot po sa around 380,000. So meron po tayong ano po, pay later program. Okay? So ang pwede lang po sa pay later program natin ay mga female applicants. So sa mga male applicants po, meron po kaming ma-offer, later po explain ko po. So, pag-usapan mo natin yung for female applicants. So, ang pwede po female applicants na interested in caregiving job. Kasi yun po ang magiging part-time job nila pagdating sa Japan. Tapos, ang age naman po is up to 29 years old. Okay? Both sa undergrad at saka sa college graduate. Pareho po ang 29 years old ang pwede. So, sa undergraduate po, kailangan po is umabot ng 12 years total education. Tapos, kailangan pong matapos ang 6 months na Nihongo and caregiving class dito po sa DILPC. Okay, tapos pagkatapos ng class, kailangan pong mag-take ng JFT or Japan Foundation Test na basic or equivalent sa JLPT N4. Okay po, so ang pwede po sa pay later is if kayo po ay female at interested po kayo mag-caregiving, mag-work as caregiver sa Japan, 29 years old and below, willing po mag-study dito ng 6 months, at mag-take ng JFT pagkatapos, pasok po kayo. Tapos, ito po yung loan assistance. Okay. So, yung mga nakaren po, yun po ang pay later na amount. Ibig sabihin, pagdating nyo na po sa Japan, tsaka nyo na po ito babayaran. So, sa application expenses, andito po yung 6 months na class, N5, N4, and caregiving class. So, ang amount po is 50K. Sa regular application po, di ba po, 2 months lang po yung class, kaya 20K. Pero ito po kasi 6 months, kaya umabot po siya na 50K. So, since malaki ang 50K, ang sinisingil lang po muna ng DILTC is down payment na 5,000 per level. Ano yung per level? N4, N5 level, 2 months, 5K. N4 level, 2 months, 5K. So, 4 months na siya. Yung last na level, yung review level na 2 months din is 5K. So, bali 15K lahat sa loob ng 6 months. So, 2 months po yung per level. So, ibig sabihin, pag nabayad po kayo ng 5K, mag-aaral po kayo ng N5. Tapos, magbabayad po kayo ng 5K, another 5K para sa N4 class, 2 months ulit. Tapos, magbabayad po kayo ulit ng 5K para sa review class. Okay. So, ang translation naman at saka yung processing fee is pay later din po. Ibig sabihin, pagdating nyo sa Japan, saka nyo nas bayaran si DILTC. Okay, pag meron na kayong sahod. Kaya lang, itong application fee is sa inyo po. Kailan po ito babayaran? Pag pasado na po sa JFT. Pag mag-a-apply na po tayo sa Japan School. Okay? So, magbabayad kayo ng 10K. Tapos, pagdating ng halimbawa, approval, halimbawa August, ito po is depende po kasi ito kailan nag-apply. Example lang, nag-apply tayo February to April, mag-approve po siya August. Pag lumabas na po yung COE, so ang babayaran natin is visa processing at saka medical. Pero yung tuition fee at saka apartment is pay later po. So dalawa po ang paraan dito para sa tuition fee and apartment. Pwede po kayong mag-loan dito sa Pilipinas. Meron po kaming ma-refer na mga lending company para po sa inyong tuition fee at saka sa apartment. Pwede din po na ang caregiving company ang magpa-loan po sa inyo, caregiving company po sa Japan. So kung doon po kayo nag-loan sa caregiving company sa Japan, is doon din po kayo magtatrabaho. Tapos salary deduction na lang yung yung inutang nyo sa kanila na tuition fee. Okay? Saka sa apartment. Tapos, pag departure, magagastos po natin is a plane ticket. Okay? Ayan na po yung last natin na gastos.
kung napapansin niyo po, mas kukunti na lang po yung babayaran kasi yung mga naka-red is sa Japan na po siya babayaran. So yan po ang pay later program natin for female. So what if po lalaki tapos gusto pa rin po mag loan dito. So pwede po kami maka-refer ng lending company para dito sa Fusion Fian apartment, pero kayo na po ang mag-shoulder ng other expenses dito sa application expenses sa inyo na sa male po sa lalaki. Sa female, pwede po itong ma-pay later ang nimong po class, ang translation, ang processing, tuition fee, at saka yung apartment. Okay, so thank you po. At kung meron po kayong questions, pag-message lang po, pwede po namin kayong tawagan para ma-explain po yung mga part na hindi nyo po naintindihan ng mabuti. Okay, salamat po.